guys! Okay. Now, mayroon naman tayong another video na syempre, I will talk to you naman for another topic na natin kailangan nating pag-usapan. So, I'll tell you a story kung bakit ako, kung paano ako nagsimula nag-vlog. Actually, bago lang talaga ako nag-vlog sa YouTube. So, ipukwento ko sa inyo paano ako nag-start, paano ako na-motivate na mag-vlog. So, hindi pa ako matagal sa YouTube. As in, nagsisimula pa lang ako. But I want to share with you guys kung ano yung story ko behind it. And, mahirap talaga siya guys kung iisipin nyo. Pero, parang kung gusto nyo talaga isang bagay, push nyo guys. Yun yung mahalaga. So, mag-lesson ako agad. Di ko pa kumento. So, ngayon, nag-start yung pagiging, first video ko dahil lang magko-concert ako kay Niall noon. Kay Niall Horan. So, yung, ito nga, yung ticket na pinakita ko noon last time sa inyo, nung matagal na siguro mga May pa. Yun, doon ako nag-start na mag-vlog ng countdown ko for the preparation for Niall Horan sa concert niya. So, doon nagsimula, nag-start yung first vlog ko. Kaya parang na-motivate din ako na mag-vlog. Kasi, mahilig din ako manood ng mga vlogs noon sa YouTube. And wala pa ako nalakas ng loob na mag-vlog talaga na nasa harap ng camera at magsasalita sa harap ng camera. Kasi, at i-upload ko. Wala pa akong lakas ng loob noon. So, yun, nagka-motivate akong mag-vlog din kasi napanood ko yung mga vlog, na-mention ko yung mga favorite vloggers ko sa vloggers sa YouTube. At first, ang napanood ko talaga si Roger Acker, si Pao Sipagan. Yun, siya talaga yung na-inspire sa akin kasi mahilig ako sa photography. In interest din niya yun, and also sa anime. And yung lahat halos ng vlog niya may mga ibang techniques na nakita ko sa kanya na natuto ako and also the lessons. Kaya natuwa din ako, na-inspire din ako sa mga vlogs niya. Hi, pausap again. Sana magkita tayo. Kasi gusto ko talaga siyang ma-meet at maturuan niya din ako ng mga skills sa paano magkaroon ng proper photography or videography. And second one is also si Kong, Kong TV. Yeah, na-influence na ako ng brother ko kasi siya yung parang type of vlogger na natural. As in natural siya. Hindi siya yung scripted mag-vlog. As in, on the spot siya mag-vlog. As in, yung kung ano yung mangyayari sa isang araw na yun, yun na yun. So, ganun siya. Kaya natuwa din ako sa vlogs niya. Kaya araw-araw kapag meron siyang updated vlog, pares lang kay Roger Rocker, kay Pao, si Pagan. Yun, napanood ko. So, yun, second one is si Kong TV. Nakakatuwa talaga yung mga vlogs niya. Nakakatuwa. As in, natural-natural. Lahat ng kamag-anak niya, halos kakilala na natin sa sobrang panonood natin sa kanya. Every time na rin siyang vlog. Simula pa lang siya, nag-start siya na mga simpleng 10 utos ng vape, yung mga ganyan. Doon ako nag-start na mapanood siya. And, na-influence din ako kasi magaling din siya mag-videography. At, basta ang galing nila mag-edit ng videos na hindi ko magawa. Kahit na yung mga uploads ko, walang edit-edit yun guys. As in, kung ano yung nasa record, ayun na yung lumalabas. Hindi ko pa kaya mag-edit niya, hindi ko pa siya naaaral lang as in mastered talaga. Kaya yun. And then, pangatlo, syempre, yung mga vlogs ni Lloyd Cadena. So, si Lloyd Cadena, ako kasi is, syempre, napanood nyo naman sa ibang vlogs ko na. I'm a supporter of LGBT community and also the PNT, Baklanan Taon Vlogs
ewan kung bakit, pero nakakatuwa din sila. And natutuwa ako sa mga bakla. As in, talaga yung mga trip nila, natutuwa ako, nakakatawa. And yun, parang natural din. As in, kahit nandun siya sa mismong bahay pa rin nila, na nakatira din si Lloyd, pati yung mga barkada niyang, yanog, si mga BNP. Ayun, parang natural din ang feels nila ganyan. Kung ano-ano yung videos ang pinapakita nila, pero nakakatuwa pa rin, nakakatawa. Yun. And ang gagaling ng edits nila, and dun sila yung mayaman talaga sa mga vlogs na yun. Na, sa grabe yung supporter ng mga, at saka mga fans nila, sa subscribers nila. And even naman si Paul eh, pati yung si Roger Rocker and also si Kong. Magaling, sobrat. And grabe yung fans din nila at subscribers. Dun sila yung mga. And, pang-apat is, was Jamil. Kailan, napanood ko ang Jamil, matagal na rin eh. Nag-start ako, napanood ko yung una nilang video. It's weird lang to guys, pero meron sa'yo ng mga challenge na nakakatawa. Nakakatawa, as in, kakaiba yung mga challenges nila na papanoorin mo. Maraming issues about them, but hindi dinidisregard ko yun kasi kung, parang kung sa akin yun, nakakatuwa siya silang panoorin. But kung i-judge niyo sila ng depensa dun sa mga pinapakita nila, huwag niyo isipin na ganun. Is, kaya nga sila mag-vlog dahil nakakatuwa sila, nakakatawa, yun yung pinapakita nila sa mga viewers nila, yun yung goal nila bilang vlogger, yun. Kaya yun, parang na-inspired din ako sa mga videos nila, and also, kahit na sobrang sweet nila sa video, napaka-natural nila. Yun yung mga gusto kong vlogger na sobrang natural talaga, mga vlogs nila. Yung hindi nila, basically masyadong, naka-focus talaga sa mismong technicalities ng isang videos. As in, natural, pure, as in, yun na lang yung nare-record nila. And, may mga iba pa akong vlogs na napanood, pero, ayun yung mga kung top 5 naman, siguro, sino ba? Yung mga madalas kong napapanood kasi mga iba, makeup gurus, travel, ayan, si Will Dasovich, napanood ko siya dahil kay Aloja, dahil mahilig na ako sa anime, and cosplay, pero hindi ako nagpo-cosplay, pero nakakatuwa lang sila, ang dalawa, so cute ng love story nila ni Will Dasovich. Yun yung top 5 ko sa mga favorite talagang, at nag-inspire, at nag-motivate sa akin mag-vlog. At kung ito nga, I want to try talaga na mag-vlog sa labas. As in, yung nakikita nag-vlog sa labas, diba? Kaya dito lang sa bahay. Kasi wala pa akong strength talaga. But I will try talaga na mag-vlog as in sa labas. Kasi may pupuntahan din akong birthday party ulit. Kasi 1 year na. I want 25 year old na si Niall. So mag-party-party ulit. Magpa-party-party ulit, and then tatry natin mag-vlog doon guys kung kakayanin, kasi kung ganun talaga you should push kung kayang-kaya at kung passion yung talaga mag-vlog, itatry natin guys. So yun yung challenge sa akin na sana mag-vlog, makapag-vlog ako sa labas ng matino. Kasi alam nyo naman, ang laki pa naman nung holder ko. Ito yung camera ko, guys. Itong camera na to. Yan. With the, monopod. Ay, tripod pala. Diba? Yan, yung tripod na to. And the camera, napili ko siya nung nagtatrabaho pa ako noon. Nagtuturo pa ako nung last year. And then, binili ko itong munang camera. Itong camera, and then binili ko siya sa inipon kong sweldo, and yun, dun na rin ako nag-isip na mag-vlog talaga simula nag-countdown video ako sa before the concert of Niall, and then yun, nag-continue na yung mismong vlogs ko, and then the fangirl videos,
yung mga stuffs ko, pinakita ko, kung ano yung mga reactions, reaction videos ko. Dito ko na nire-record lahat. Yun. So, yan lahat. Itong camera, it's worth 4,000 yan eh. 4,000 yung camera na to. But it's so helpful kasi nag-auto-focus siya. Nakakatuwa rin. At grabe yung zoom nitong camera na to. And, kaya nag-auto-focus yan. Kenen! Diba? Diba? Hindi siya nag-auto-focus. Hindi siya nag-auto-focus. Ayan. Basta doon sa mga, ano ko, kaya karaang vlog, ganun talaga. And, that's why, kinuntinyo ko na kasi mahilig nila sa photography. But, nag-aaral pa talaga ako ng editing. Sana ma-aaral ko siya, guys. Yun. So, yun yung naging story kung bakit ako nag-start mag-vlog. Top 5 ng favorite vlogs ko at nag-motivate sa akin. And also, para maano ko din yung pagiging boredom ko sa buhay. Na nilalabas ko din yung sa loob. At nag-express ko ano yung gusto kong sabihin dito sa harap ng camera. And sana magawa ko yung challenge na yun. Sa mismong birthday bash celebration na ni Niall. Ewan ko September 13 kasi ang birthday niya. But I think baka September 15 or I don't know. Abangan nyo ako na mag-vlog sa labas. Yan. So guys, I will end this video and thank you for listening. Thank you for listening and watching me on my story of how I became as a vlogger. So guys, like, comment and subscribe to my channel. And ring the bell also in my channel, please. Thank you. Bye.